Isa ka ba sa mga YouTubers na nakakaranas ng frozen views? Panoorin niyo ito kung bakit nararanasan ng isang YouTuber sa kanilang content ito. Hi mga beshi! Bago ka ba sa aking channel? Huwag mong kakalimutang pindutin ang subscribe button and hit the bell para lagi kang updated sa aking mga susunod na mga videos. Maraming salamat pala sa lahat ng nag-subscribe sa akin, pati na rin yung mga hindi nag-subscribe. So, umpisahan na natin. Marami ang nagtatanong tungkol sa about sa frozen views. Ako ay nag-research about sa problema na to. At natuklasan ko na maraming bagay pala tayo na maling ginagawa sa ating videos na hindi natin alam na mali pala. So, ano-ano pa yung mga bagay na ginagawa natin mali at humahantong sa pag-frozen views ni YouTube sa ating content? Unang-una, pag tayo mismo ang nanonood ng ating video at paulit-ulit ng maraming beses. Dahil excited nga tayo magkaroon ng maraming views ang ating videos, kaya tayo mismo ang nanonood mismo nito. Eh, mali pala yun. Number 2. Pag tayo ay nagre-reply sa mga comments sa ating videos, ay kusa na itong nagpe-play at kahit di man natin gustuhin, nagka-count na siya as a views. So, ganito yan. Sa YouTube, may tinatawag silang Magic 301. Kapag ang views mo ay umabot na sa 301, kusa na itong hihinto at i-validate lahat ni YouTube kung totoo ba ang mga views na naging views mo. Kung totoo ba ito, mga views na to, or gawa-gawa mo lang. Bawat lugar kung saan tayo nakatira ay may mga server yan sa YouTube. Pag nag-upload tayo, mapupunta yan sa mga server na nasa lugar natin at ipapadala yan ng server na nasa lugar natin doon sa main server ni YouTube. So, pag na-validate na ni YouTube yan at nalaman niya na gawa-gawa mo lang ang mga views na ikaw lang ang nanonood ng paulit-ulit, so, ipifreeze niya ngayon ang mga views. Ito pa ang malala dyan. Yung tinatawag nating sub-to-sub. Magsasubscribe ako sa iyo, magsasubscribe ka sa akin. At manonood ng 1 minute to 5 minutes na sa videos mo. At hindi naman tatapusin. Bigla na lang magsasubscribe at magla-like. So, i-invalid yan ngayon ni YouTube. Bakit? Dahil hindi ka naman totoong viewers. Para sa kanya, ang totoong viewers ay tinatapos ang buong videos or kalahati or 3/4 ng videos. Tapos ang ipi-play mo pa yung pinakamahabang length ng videos niya. Okay lang yung manood ka ng 1 minute or 5 minutes basta ang videos niya is yun lang ang length, 1 minute or 5 minutes. At least tapos mo siya. So matatawag ka ni YouTube na viewer talaga. Kapag nalaman ngayon ni YouTube na ganyan ang ginagawa mo, na lahat ng views mo is invalid, ipifreeze ngayon ni YouTube ang content na laging nangyayari ang ganong bagay. Tapos, yung gumawa sa'yo ng ganon ay tapos, babawasan niya ang subscribers mo, pati na rin yung mga nagsasubscribe sa'yo na ganon ang ginagawa. Binabawasan niya rin ang mga subscribers. Ito na, nangyari na ang lahat ng bagay. Nagawa mo na ang mga kamalian. Na-frozen na ni YouTube ang views mo. So, eto na ang solusyon ngayon. Ang solusyon lang dyan, ipromote mo yung channel mo, ipromote mo yung content mo, para ang totoong manonood talaga ay totoong tao, totoong views, totoo lahat. Para pag na-validate ni YouTube yan, eh makikita niya na puro totoong viewers at ngayon, i-unfreeze niya na yan. At magtutuloy-tuloy na ang mga bilang ng iyong views. Gumawa ka ng isang Facebook page. Doon mo yan ipromote. Sabihin mo sa mga kaibigan mo, sa mga kakilala mo, sa classmate mo, katrabaho. Sabihin mo, uy, panoorin mo naman yung video sa YouTube channel ko. At syempre, mag-subscribe ka na rin. So, para pag binalidate ulit yan ni YouTube, makikita niya na
Totoong mga viewers na ito. I-unfreeze niya na yan. Kaya wala ka ng problema. So mga beshes, sana ay may natutunan kayo at nakakuha kayo ng idea sa ating topic ngayon. Huwag kalimutang i-subscribe, ha? I-subscribe nyo. At i-hit ang bell button para lagi kayong updated sa aking mga new videos. At i-follow nyo na rin ako sa aking Facebook page at Instagram. So, mga beshi, hanggang sa muli!